Sabi natin mga ulama, kapag lubos mong minamahal ang paggawa ng kasalanan, napakasarap sa iyong sarili. At hindi ka nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, yun na ang mangingibabaw. Yun na ang tatatak sa puso at isip mo. Kaya sabi nila, kapag dumating sa iyo ang kamatayan at nagihingalo ka at pinapabigkas sa iyong la ilaha illallah, hindi mo naisip ang la ilaha illallah, ang naisip mo yung kasalanan ng napakasarap sa puso mo, kaya yun ang nabibigkas mo. Hubul masiya. Napakasarap. Nilalasap mo ang paggawa ng kasalanan parang wala namang, parang tubig, gatas na iniinom. Waliyaw مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Ilan sa panahon ngayon, magkapareho yung nasasaksihan ng ating mga mata o naririnig na mga kwentong ikinukwento ng karamihan hinggil sa masamang pagtatapos ng karamihan sa ating mga kapatid. Waliyaw dubitang. Isa sa palatandaan ng masamang pagtatapos ay kapag pinapabigkas sa kanyang syahada, hindi niya mabigkas. Dahil sa kasalanan, dahil sa mga kasalanang hanggang ngayon ay pasan-pasan pa rin niya at hindi niya pinagtaubahan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang mga kasalanan na iyon ay yun ang naging hadlang pumigil para hindi niya mabigkas ang la ilaha illallah. Ang ilan din, kapag pinapabigkas sa kanyang la ilaha illallah sa mga huling sandali ng kanyang buhay, ang kanyang nabibigkas ay yung mga haram, masamang kanyang ginagawa na kaugalian niya. At ito ay marami. Ito ay palatandaan ng su'ul khatima dahil nakita, alam ni Allah subhanahu wa ta'ala na yun talaga ang nasa puso ng tao na ito, ang pagmamahal sa kasalanan. Hindi siya nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi niya dinalisay ang kanyang sarili. Kaya ganun din bilang gantimpala sa kanya ay naging masama ang kanyang pagtatapos ng kanyang buhay. Kaya sinabi ni Ibn al-Qayyim rahimahullah, وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ حَالِ كَثِيرٍ مِنَ الْمُحْتَدِرِينَ وَجَدْتَهُمْ يُحَالُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ حُسْنِ الْخَاتِمَةِ عُقُوبَةً لَهُمْ عَلَىٰ أَعْمَالِهِمْ السَّيِّئَةِ. Kung iyong pagnilay-nilayan, sabi ni Ibn al-Qayyim, titignan ang ilang sa mga kalagayan ng mga nagsasakratul maut, ay matutunghayan mo ang ilan sa kanila na nahihirapan bigkasin ng la ilaha illallah. Hindi nila mabigkas ang la ilaha illallah dahil sa mga kasalanan na kanilang pasampasan, dahil yun ang naging dahilan para pumigil, hindi nila mabigkas ang la ilaha illallah. Ukubatan lahum, bilang parusa sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa mga masasama, pinagbawal kasalanan kanilang ginagawa na hindi nila pinagtaubahan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi natin mga ulama, kapag lubos mong minamahal ang paggawa ng kasalanan, napakasarap sa iyong sarili. At hindi ka nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, yun na ang mangingibabaw. Yun na ang tatatak sa puso at isip mo. Kaya sabi nila, kapag dumating sa iyo ang kamatayan at nagihingalo ka at pinapabigkas sa iyong la ilaha illallah, hindi mo naisip ang la ilaha illallah, ang naisip mo yung kasalanan ng napakasarap sa puso mo, kaya yun ang nabibigkas mo. Hubul masiya. Napakasarap. Nilalasap mo ang paggawa ng kasalanan parang wala namang, parang tubig, gatas na iniinom. Waliyaw dubillah. Si Abdul Aziz Ibn Abi Rawad, isang dakilang scholar din, at kanyang binanggit o sinabi ng ilang eskola, yamutul maru ala ma'asha alay, mamamatay ang tao sa kanya sa kalagayan kanyang nakaugalian nung siya ay nabubuhay. Kung ano yung nakaugalian niya, yun ang magiging khatima niya. Kung ikaw ay gumagawa ng kabutihan at dalisa yan yung puso, inshallah tala magiging mabuti ang iyong khatima dahil si Allah subhanahu wa ta'ala alam niya ang nasa puso mo. Walang problema na
Minsan nakakagawa ka ng kasalanan dahil sinong hindi nagkakamali, nagkakasala. Pero nagkakaiba yung mga taong nakakagawa ng kasalanan. May mga gumagawa ng kasalanan pero nasa puso pa rin nila, tinatanggap nila na ito'y pagkakamali. Pag pinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala at agaran silang nagdadalisay, umiiyak, nagsusumamo, nagbabalik loob kay Allah. Alam ni Allah lang po ang mga ating mga puso. Sumalit, kung ikaw ay gumagawa ng kasalanan at patuloy ka sa kasalanan at minamahal mo sa puso mo, wala kang pangamba, takot, masyado kang matapang, jari, matapang sa paggawa ng kasalanan, yun din na magiging katapusan ng iyong buhay, sabi, ayon sa binanggit ng ating mga ulama. At batay din sa sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya itong si Abdul Aziz ibn Rawad, sabi niya, hadartu rajula indal maut yulakka la ilaha illallah faqala fi akhir ma qal huwa kafirun bima taqul. Meron akong nasaksihan na isang lalaki na nagsasakratul maut, pinapabikas namin sa kanyang la ilaha illallah, tinanggihan niya, ana kafirun bima taqul, ako ay tumanggi, aking tinatakwil yung sinasabi ninyo, pinapabikas niyo sa akin. Yun ang sabi niya. Wamata ala dhalika, dun siya hinugutan ng kaluluan ng malakul maut, waliyaudu billah. Fasaaltu anhu, pinagtanong ko kung anong kalagayan niya. Faidha huwa mudminu khamar, at napag-alaman ko na siya ay sugapa sa pag-inom ng anak. Yun ang buhay ng taong itong nasaksihan ni isang dakilang scholar. Pinapabikas ang la ilaha illallah, tinanggihan niya. Pinagtanong ko kung anong kalagayan niya, napag-alaman ko na masyado siyang mapaggawa ng kasalanan pag-inom ng anak. Kaya naging masama ang pagtatapos ng kanyang buhay, waliyaudu billah. Kaya sinabi ni Abdul Aziz, ittaqudhunu fa innaha hiya allati awqa'athu. Kaya katakutan nyo, iwasan nyo ang paggawa ng mga kasalanan dahil itong nagiging dahilan para nagiging masama ang pagtatapos ng isang buhay. Ganon din sabi niya, ang isa naman na aking nasaksihan, pinapabikas namin sa kanyang la ilaha illallah. Imbes na siya ay magla ilaha illallah, siya ay kumakanta. Ikinakanta niya yung nakaugalian niyang kantang pinapakinggan at ikinakanta niya. Hindi niya nabikas. Imbes na sambitin niyang la ilaha illallah, ay siya ay kumakanta, ikinakanta niya at dun siya binawian ng buhay, sabi niya Abi Abdul Aziz. At napakarami pang iba, mga kapatid. Subhanallah. Napakarami, waliyaudu billah. Ito lamang ay nagtutulak, nagihikayat sa atin na magkaroon tayo ng pangamba at takot sa ating mga kalagayan. Huwag tayong maging kampante. Lagi nating suriin ang ating mga sarili.